What's up mga padyak? Welcome back again sa aking YouTube channel. So sa video na to ay magbabajak tayo ng Toxic Traverser 2.0. Ito yung bagong model ni Toxic Traverser mga padyak. Mamaya alamin natin yung specs niya, yung timbang niya, at kung sulit nga ba yung specs na nakalagay sa kanya para sa presyo niya, no? Pero bagong lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at paki-turn on muna na ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest MTB dito sa market ng mga binabajak natin. Nakakagaya itong si Toxic Traverser. So tara mga padyak, simula natin ito. Alright mga padyak, ito na yung bajak natin dito kay Toxic Traverser 2.0 na 2022 model. Titingnan natin ngayon kung ano mga nabagong components sa kanya at kung sulit nga ba yung specs na nakalagay sa kanya. Magsimula na tayo dito sa kanyang frame. Yung kanyang frame mga padyak is a matte type na kulay gray. Tapos yung ginamit na material dito ay alloy 6061. Ayan. Tapos mapunta naman tayo sa kanyang down tube dito. Dito nakalagay yung kanyang brand name na Toxic. Ayan o, kitang-kita naman. Tapos dito na natin makikita yung kanyang lagay na kanyang bottle cage. Ayan siya. Tapos sa kanyang seat tube naman, dito nakalagay yung kanyang frame size na size 17 inches. Medium. Ito kanyang frame mga padyak. Tapos sa kanyang wheel size naman, ito ay naka size 29er na. Kaya sa mga naghahanap ng 27.5 nito, ay available din dito. Tapos sa kanyang ICR naman mga padyak, dito rin dumaan niya sa kanyang down tube. Sa resin nito kanyang down tube, dito nakapasok yung kanyang cable para sa kanyang RD. Ayan siya. Tapos sa left side naman niya ay meron din siyang ICR pero wala siya nakapasok na cable. Siguro pwede kayo maglagay ng MD dito kung gusto niyo mga padyak, ha. Tapos sa kanyang hydraulic cable naman ay naka-external or ECR siya. Ayan. Tapos sa kanyang head tube naman, ayan o, kitang-kita na rin na naka-non-taper pa to. Tapos yung suka nitong kanyang head tube ay nasa 44 to 44 mm. Tapos sa kanyang harap nitong kanyang head tube mga padyak ay may nakalagay dito na logo ni Toxic. Ayan siya, kitang-kita. Tapos sa kanyang pagka-welding naman, sa kanyang pag-welding, hindi pa smooth welding niya, no? Pero maganda naman yung pagkaka-welding sa kanya kung makikita niya naman, no? Tapos matibay na rin itong kanyang frame dahil naka-triple triangle design na rin yan. Dito na sa kanyang seat tube mga padyak, hindi pa smooth welding yan kung makikita niyo. Ayan, no? Tapos dito na sa kanyang bevel dito ay hindi pa rin smooth welding yan. Tapos sa kanyang top tube naman mga padyak ay meron siyang protector dito, sabi ko nga kanina, para dito sa kanyang seat tube para mas lalong tumibay itong kanyang frame. Tapos sa kanyang top tube naman ay may nakalagay dito na mountain bike alloy frame. Tapos mga decals at yung kanyang model name na Traverser 2.0. Tapos may nakalagay dito na cross country configuration. Ayan siya, na kadalasan naman sa mga frame nito kasi ngayon, no? Okay, dito naman agad tayo sa kanyang seat clamp na ginap sa kanya. Yung seat clamp na ginap sa kanya is naka-alloy, quick release, 31.6 yung diameter niya. Tapos sa kanyang seat post naman is naka-Toxic na yung kanyang brand, bakal pa to. Tapos sa kanyang seat post ay may haba to na 270 mm. Tapos sa kanyang saddle naman is naka-Toxic na yung kanyang brand, malambot naman yung itong kanyang saddle. Tapos sa kanyang release dito ay bakal pa yan para masibagradong matibay. Ayan siya. Okay, dito naman agad tayo sa kanyang pinaka drivetrain setup mga padyak. Ito pala ay naka 1x9 speed. Ayan o. Tapos sa crankshaft na ginamit sa kanya mga padyak is naka Toxic na brand. Tapos 170 mm itong kanyang crank arm. Forged alloy na yung ginamit na material dito. Matibay na rin to. Tapos sa kanyang crankset is naka square type na yan. Pero kahit naka square type pa to mga padyak is naka silvering naman ito kanyang bottom bracket dito. Kaya smooth naman talaga yung ikot niya. Ayan o, napaka smooth. Tapos sa kanyang BCD ay naka 104 BCD ito kanyang crankset. Tapos sa kanyang chainring, syempre naka narrow wide na rin yan. Bakal ito kanyang chainring, 34 teeth yung kanyang chainring dito. Tapos sa kanyang chain naman na ginamit sa kanya is naka 9 speed na chain. Tapos with missing link na rito mga padyak. Tingnan natin yung kanyang missing link. Ayan, ito yung kanyang missing link mga padyak, ha. Kaya hindi na kayo mahirapan dito sa pagtanggal ng iyong chain. Tapos sa chainstay nito kanyang frame ay may nakalagay dito na model name na Toxic. Tapos sa kanyang sustain naman ay may nakalagay dito na cross country MTB. Tapos sa kanyang frame ay meron siyang sustain bridge at meron din siyang chainstay bridge dito. Siyempre, ayan siya. Tapos sa kanyang RD na ginamit sa kanya is naka Sienza MX9. Ayan, naka long case na rin yan. Sa kanyang pulley ay hindi pa oversize to. Tapos sa kanyang cogs naman na ginamit sa kanya is naka cassette type. 11 teeth yung pinakamaliit. Yung pinakamalaki naman ay nasa 36 teeth na mga padyak, ha. 11 to 36 teeth na 9 speed. Ilalagay ko lang yung kanyang ratio para malaman nyo rin. Ayan siya. Sa kanyang shifting performance naman mga padyak, sa kanyang RD na Sienza MX9,
Tignan natin ngayon kung smooth nga ba yung shifting performance. Tapos sa kanyang cogs na cassette type, 11 to 3060 yung ratio dito. Sa kanyang chain naman is naka 9 speed with mixing delay rin yan. Tapos sa kanyang crankset is naka 1 by square type na forged alloy, 3040 yung chain ring. Ito naman yung shifting performance niya, mga padyaka. Tignan natin kung smooth nga ba. Ayan. Responsive naman yung shifting, mga padyak. Napapalipad naman na maayos yung kadena. Ayan o. Okay naman talaga itong shifting niya. Hindi siya ganun ka-smooth pero okay na rin para sa isang MTB na kagaya ito. Okay, dito naman tayo sa kanyang wheelset na ginawa sa kanya. Ito pala ay naka size 29er na gulong. Tapos yung grips na ginawa sa kanya is naka CNC double wall alloy rims. Magandang lance na rin ito, mga padyak, ha. Matibay na rin ito. Tapos sa kanyang spokes naman na ginawa sa kanya is naka steel pa to. 32 inches naman yung bilog nito kanyang spokes sa likod. Tapos yung gulong na ginawa sa kanya is naka tan wall. Ayan o, napaaganda rin ito kanyang gulong dahil naka tan wall na nga. Yung brand na ginawa sa kanya is Gilloware 50 TPI light, eco compound, excellent traction. Ayan siya, may laban to na 29 by 2.2, ayan, or 2.20. Ayan, tapos siya kanyang abos naman na ginawa sa kanya is naka cassette type, silver ring, alloy rin to. At ito naman yung sound check, mga padyak. Tignan natin kung nakatunog mayaman na ba, kung may tunog ba yung kanyang abos. Okay, dito naman tayo sa kanyang fork na ginamit sa kanya, mga padyak. Ito pa lang si Tosic Traverser na 2.0 ay naka coil type na suspension. Tapos yung ginamit na suspension sa kanya is naka Tosic na yung kanyang brand. Ayan, siyempre yung lower legs ay bakal pa yan dahil nga coil type to. Sa kanyang arc naman ay bakal din yan, siyempre. Tapos naka manual lockout ito kanyang fork. Tapos naka 100mm ito kanyang travel. Tapos sa kabila naman is yung kanyang preload cap na kanyang fork dito. Tapos sa kanyang dropout is naka quick release na rin yan dito sa harap. Tapos sa kanyang gulong dito ay naka 29x2.2 na lapad, Gilloware yung kanyang brand, tan wall. Tapos sa kanyang spokes ay bakal pa rin yan, 32 pieces naman yung bilong nito kanyang spokes sa harap. Tapos naka silvering na hubs, alloy. Tapos 32 holes nung kanyang hubs dito. Tapos mapunta naman tayo sa kanyang brakes na ginamit sa kanya. Ito ay naka Siemens na hydraulic disc brakes. Ayan o, magandang klase na rin yan para sa isang entry level na MTB. Tapos 160mm na rotor, 6 boss na rin yan. Tapos naka quick release na skewer dito. Ayan siya. Tapos sa likod naman ay naka 160mm din na rotor yan. Tapos naka hydraulic disc brakes. Tapos naka IS mount din rin yung kanyang braking mount dito sa likod. At naka quick release na skewer dito. Ayan siya. Okay, dito naman tayo sa kanyang handlebar na ginamit sa kanya. Yung handlebar na ginamit dito kay Tosic Traverser, mga padyak, is nakabakal pa or steel. Ayan. Tapos yung haba nito ay nasa 720mm to 750mm. Ayan siya. Tapos sa kanyang stem naman na ginamit sa kanya is Tosic na reversible stem. Mahaba ito na 80mm at naka negative 15 daw. Ito ay yung stem, mga padyak. Siyempre alloy rito. Ayan. Tapos sa ilalim nito yung stem ay may dalawang spacer dito. At yung kanyang headset ay Feng Tai. Malamang sa malamang ay naka ball bearing pa rin ito. Ayan siya. Tapos sa kanyang handle grips ay rubber na handle grips. Tapos sa kanyang brake lever is Siemens na brake lever para man ito sa likod. Tapos yung shifter na Sensa MX9 para sa kanyang RD. Tapos sa kabila naman is naka Siemens din na brake lever para naman ito sa harap na kanyang brakes. Ayan siya. Tapos yung kanyang handle grips na rubber para naman sa kabila. Tapos kung mapapas nyo dito, mga padyak, ay wala siyang shifter para sa kanyang FD dahil nga naka 1 by lang to. Pero kung gusto nyo maglagay ng FD, mga padyak, ay okay na okay naman dito kay Tosic Traverser, no? Dahil meron naman siyang stopper para sa kanyang FD kung gusto nyo maglagay sa kanyang C-tube dito. Tapos pwede nyo padaanin dito sa kanyang frame na naka-ICR din para malinis tignan. Ayan. Sa timbang naman itong si Tosic Traverser 2.0, mga padyak, yung nakuha natin ay 14.17 kg. Ayan o, kitang-kita naman. Para sa timbang nito ay medyo okay na rin siya para sa presyo niya. Mamaya sasabihin ko sa inyo. Anong masabi niyo sa timbang nito, mga padyak? I-comment nyo na sa iba ba yan?
at yan yung bike check natin dito kay Tosic Traverser 2.0 na 2022 model. Anong masasabi nyo sa specs nito mga padyak at sa kanyang timbang na almost 14.20 kg para sa isang MTB na kagaya nito? At yung price pa nito si Tosic Traverser 2.0 dito kay Triple J Bike Shop ay 10,500 lang mga padyak ha. May discount pa yon at bibigyan pa kayo ng freebies pag pumunta kayo dito kay Triple J Bike Shop. Ilalagay ko lang yung bike shop address at yung kanilang full details sa description box below natin para kung sakaling interested kayo dito mga padyak ay mag-inquire lang kayo sa kanilang FB page mga padyak ha. Kaya kung nagustuhan niyo to, huwag mo kalimutan bigyan ng like at mag-comment ka na rin above sa video natin for today at mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel para laging updated sa mga latest MTB na mga binabike check natin. Nakakagaya ito si Traverser. So hanggang dito lang yung video natin mga padyak. Ride safe mga padyak.